are so honored to have her with us, explaining the new product, Exocelestial. Help me welcome Dr. Cecil Catapa. Disclaimer number one, di ba sa Facebook, reality against expectation? Ito po ay nakakabata, hindi nakakagwapo. Yesterday, kwentuhan ko lang muna, no? Yesterday, meron akong ginawang pasyente, doktor siya. Hoy, sabi ko, in-exosome therapy ko siya. Sabi ko, hoy, alam mo, may bagong product. Ang ganda. NMN, exosome, blah, blah, blah. Explain. Dok, saan niya bibili yan? Alam mo na, mga pambabata. Sabi ko, wala pa, hindi pa sure kung ano man. Basta, alamin ko kung magkano, ganyan-ganyan, details. But just to let you know, nung Y2K, naalala niyo, ewan ko kung bata pa yung iba dito. Di ba nagkaroon ng parang inflation, baba, bumagsak lahat, di ba? Sa industry, mga benta ng kung ano ng products. The product that sold best or highest sa Watsons is meth. Ibig sabihin lang nun, the only reason why I'm saying this is dahil may market ang beauty. Ang beauty, hindi, nung COVID-19, lahat ng clinic sarado, bukas ang glutathione drip. Diba? So that is how luxurious or profitable the beauty industry is. Especially with the product that you have today. No? So Dr. Cecil Catapa. So everybody, people are really willing. Of course, industry ko yan. No? Magkano? Babayad siya kahit ano, basta bumata. Diba? Sabi ko nga, reality against expectation, babata. Hindi gagwapo. Diba? So kahit anong risk, diba? Sige, pag-in-explain mo yung risk. O sige, ito, gagawin ko sa'yo. Explain mo yung risk. Sige, okay lang, Doc. Tuwala naman ako sa'yo. But still, inevitable, no? That things happen, diba? Nangyayari yan. Lip filler, no? Ayan, yung reality against expectation. Lip filler, mamaga, diba? Nagkakaroon ng palpak, infection, and so on and so forth. So, nakatakot, diba? So, babayad ka, tapos may complications. It's always a problem in our industry, diba? Kaya ako, non-surgical lang. So, bakit nagkakaroon ng ganun? Siyempre, when we are sold, may binibenta sa aming produkto, hindi naman namin nire-research saan galing yung produkto, anong raw material masyado, di ba? Basta sabi, Dok, maganda yan. Tapos pag multinational benta, go, buy, di ba? Sige, saksak, di ba? So, in the same manner, pag fillers, mapalagay ng filler dito, inconsistent. Kasi ang characteristic ng filler, yung behavior niya, hindi mo alam saan pupunta. Rachel Lubanco, mag-filler dito. O ngayon, nandito na lahat ng filler niya. That's the problem with the industry. Initially, paglabas mo, oy, ang ganda ko. Maya-maya, after 2 weeks, ba't nandito na? Yung ilong ko, pinalagyan ko, ba't nandito lumapad? One time, may pasyente ako, nagpalagay ng filler. Pero hindi ako nagligay. Pinalagyan niya kay Pelo Medical Group. Tapos sabi niya, Dok, ba't ganun? Nung nagpa-filler ako sa belo, lumapad yung ilong ko. Kasi nga, hindi mo alam ang behavior ng filler. Paganda siya sa una, kaso, long run, yun ang problem, di ba? So, di ba? Michael Jackson, di ba? Hindi mo alam kung anong magiging course nung treatment, di ba? Kasi, sabi nga nila, every time, when I was an ophthalmologist in St. Louis, tatanin sa akin, Dok, operahan, matanda. Dok, okay po ba yung surgery? Siyempre, gusto kong kumita. Okay lang yan. Okay po. Wala po ba mangyayari sa akin? Okay naman po gagawin ko blood. But ang sinasabi ko lagi sa pasyente, you know, any form of surgery, even done by the best surgeons, is not free of complications. Kasi ang infection, hindi mo masabi. Ganun din sa mga non-surgical treatments. Diba? So, awful. Diba? So, currently, ang mga non-surgical options mo is Botox. Mayroon dyang exosomes. This is a personal patient of mine. Diba? Ano yan? Big time yan. Presidente yan ng isang bangko. Then may exosome therapy, di ba? Ganyan ginawa kay doktora kahapon. Kaya gusto niya, interesado siya sa exocelestial. Kasi nga, baka hindi na siya mag-undergo ng ganyang kasakit na treatment. Kahit injections lang. Tapos, fillers. And microneedling. I'm sure, baka some of you have tried microneedling. So medyo initially, puro dugo at saka medyo tender, painful ng konti after treatment. So bakit gusto mo yan? Di ba? Ang hirap. So meron din lasers. And lasers can cause burns.
Diba? Hifu. Ang hifu, kung hindi nyo pa na-try, pag tinira mo yan, pagtapak mo sa ano, pagpindot mo sa machine, hanggang buto mo mas na tinatamaan ng ultrasound. Ang sakit talaga. So kahit may anesthesia sa superficially, eh, nararamdaman pa rin yung pain. At saka yan, Fraxel. No, I used to speak for Fraxel for carbon dioxide laser. Disadvantage, burn. Eh, di ba, pag burn, parati, ang kasabay niyan, ang kasunod niyan, pigmentation. So, yun ang disadvantages niyan. Yan, di ba? Filler, nagkaroon ng ano, nana, di ba? Granuloma, burn, tapos Botox. Siyempre, ayaw natin yan. As a matter of fact, ako nga, ayaw ko na mag-Botox kasi ang sakit. But thank you to GFAX International for coming up with a safe and effective, no surgery needed, no wound product to enhance the rejuvenation, to enhance, to improve, to prevent aging, di ba? It can become the most trendy kasi nga, non-surgical. Number two, affordable. Magkano exosome therapy? 35,000. Punta kay Bello, 35,000. Magkano lang ang exocelestial, di ba? Tapos, it can become a very popular product kasi nga, yung ingredients niya are very excellent. Diba? So, ano nga ba yung ingredients niya? Dalawang sikreto niya. Exosomes and NMN. Huwag na tayo mag-history. Kailangan nyo pa ba yung history? O, eh, kaya nga yun, si Magellan, kailan dumating? Diba? Hindi na natin alam. Pakialam na natin sa history. Ang importante, alam natin, ano ba siya? Ang exosomes, so you can read there, no? Ang exosomes, ito lang ang kwento niyan. Diba, in our body, basahin nyo na lang dyan. Ito yung kikwento ko for practical purposes para maintindihan exosomes. So, ganito yan, diba? May interaction sa cells ng body natin. So, in the process of interaction, may nare-release na microvesicle. Ang tawag doon, exosome. Yung exosome, carrier yan. So, pupunta, galing sa cell na to, pare ako, from me, pupunta ako kay ano, kay Laika. Si Mr. Handsome, na ba? May binulong sa akin. Ako si exosome. Sabi ko, Laika, ito sabi ni ano, crush ka daw niya. Ako ang exosome. Ang exosome ang chismosa na nagde-deliver ng tinatawag nating biological cargo. Ibig sabihin nutrition, minerals, 'di ba? Things that for the other cell to thrive and grow. So, okay na tayo sa exosomes. Ang exosomes ang chismosong tagadala ng material. Ayun. So, yun ang ano. And the advantage of exosomes is, ano siya, it can cause regeneration. So, marami studies about exosomes, di ba? Hindi yan invento, di ba? As a matter of fact, sa clinics nga namin ngayon, yan ang trend ngayon, yan ang in-offer namin sa patients who want to encourage rejuvenation. So, ang maraming effects ng exosomes, it penetrates the stratum, the skin very easily, di ba? It can cause regeneration of collagen and encourage rejuvenation, eliminating wrinkles. And this we will prove to you later on with just one application. Di ba, ma'am? No? Ganon kagaling ang bagong produkto nyo, sa totoo lang. Actually, dinideal ko na nga itong si Claymer eh. May titip pa ako sa kanya, bibigyan niya ang one set. Diba? So we cannot talk about NMN without talking about nicotinic adenos. Ano yan, diba? So ganito yung kwento na naman yan. Basahin nyo lang dyan, is-screenshot nyo na lang yan. Pero ang NAD, naaalala nyo nung elementary, what is the powerhouse of the cell? Mitochondria, di ba? Pag ang mitochondria namatay, ang cell wala nang parang battery ng kotse, di ba? Pag ang battery drained na, ang kotse hindi naaandar. Ang mitochondria, ang baterya ng kotse. So kailangan yung mitochondria niyan charge, di ba? Ang problema as we grow older, di ba? And the exposure to pollution, diet, lifestyle, stress, and everything, the mitochondria of the cells of the entire body is also weakened. Di ba? Parang mihina na, di ba? So, at sabi nga ng studies, ay, alam mo, dahil yan sa bumukonti ang NAD niyan. So, ang problema, NAD, you cannot, di ba? You cannot take it. Hindi mo siya hindi siya maa-absorb ng cell mo. So, anong kailangan nating inumin o kailangan i-substitute para magkaroon ng NAD ang body? NMN.
ang nag-discover ng NMN. So, ang NMN, ini-stimulate niya raw yung longevity gene. Diba? Para ma-minimize ang tawag dito, para ma-prevent ang aging. Diba? Yun. So, through NAD. Diba? So, basta may longevity gene, i-stimulate niya ng NAD, pero ang NAD, hindi mas ma-produce ng body, hindi ma-absorb, kailangan mo ng NMN. Yun, ganun ka simple, di ba? When you explain to your clients, di ba? Hindi naman doktor yun para lecturean mo, di ba? So, ayan, so NMN. So, ang NMN has several benefits. So, you need NMN because it is the precursor of NAD. Because you cannot take NAD, it cannot be absorbed by the cell. You need something to stimulate its production. And that will be NMN. So, ang value ng NMN, bukod sa cardiovascular health that is present in your elixir and improve insulin sensitivity, may value siya sa aging. And this is, dyan papasok ang ating skincare line. Diba? So, orally, taken orally, it can reverse aging. Topically applied, it can eliminate the aging process that manifests on the face. Diba? So, ang discoverer ng aging ng NMN is David Sinclair. Ayan siya. Oh. Yes. Ladies and gentlemen, yan ang discovery. And what did he do? He took NMN. That's why he looks younger at the age of 53 when he was 40. And ano merong NMN? Ang elixir niyo, di ba? Yes. And ano pang may NMN? Ang exocelestial. Di ba? That is why kung makikita niyo on the pointer ba to? Anyway, on the left side or on the right side of the screen, makikita mo, this patient applied NMN topically. Di ba? And NMN is present in your DRS exocelestial skincare line. Oh, di ba? Galing ni David Sinclair. So ngayon, bukod dyan, siguro lahat ngayon, mamaya paglabas nyo, naka-NMN lahat lang na naman ng taong kwartong to, di ba? Naka-elixir. So, there are several journals to prove the value and the advantage or the effects of NMN on the body. Because, yun nga, ang effects niya is, it activates skin anti-aging protein, tapos, it regenerates stem cells in the mitochondria, di ba? Exosome mitochondria, NMN mitochondria, so you have a very powerful product in your hands, diba? So achieving wrinkle elimination. Pictures will tell you more, diba? So, sabi nga na, merong organization, the American Academy, A4M ang tawag natin, and ina-endorse nila yung two superior ingredients that should be present in a skincare line to encourage rejuvenation. And that is nga NMN and exosomes, no? So, ang advantage niyan, yung mga unknown chemicals na ginagamit at sinasak sa pasyente, ngayon alam natin. Kasi, mamaya didiscuss natin na lahat ng laman, di ba? Tapos, yung poor technique ng doctor, mai-eliminate mo na, as napahid mo na lang gabi-gabi, eh, di ba? And mataas ang success rate. As you will we will prove to you later on that in one treatment, may success rate tayong almost 90%. Di ba, Ma'am Kemar? So, yun. So, best, magkano lang, tinatanong ko kay Sir David, magkano? Kasi, syempre, parang gusto ko nang bumili at gusto ko nang ibenta dun sa doktor na kaibigan ko, di ba? So, affordable naman siya. Sabi nga, high-end, magkano, sir? Binigay niya yung price. I think she will be in the best position to mention the price. But when I learned about the price, sabi ko, hindi na masyadong mahal. Compared to the products that we sell sa ating mga pasyente, na isang produkto lang magkano na. So, this is very easy to sell to your clients. I would think so, yes. Yeah, I would think so. And once you really see the effect of the product, as we will demonstrate later on, you will appreciate the product even more rather than me talking here. So the product from GFAX International is Exocelestial DRS Dermal Revival Solution. So yan po ang produkto natin to cleanse the face. We have an activator. And we have a repair serum and a sunblock to protect you from the sun. Actually, so of course, we have two powerful ingredients that will work together, di ba? To
affect the target cell, which is the skin and the dermis, no, in this case. So, of course, extensive naman. Unlike, okay, here's the thing, no? Diba, Shopee? So, sabihin natin sa client natin, ay, bumili ako sa Shopee. Mahal din. Minsan, kung binili nila, alam mo ba, saan galing ang binili mo sa, anong ingredients nilagay dyan sa Shopee, binili mo sa Shopee o sa Lazada? Garantisado ba yan na safe sa mukha mo? But, in the Exoceles of DRS system, the dermal revival system, has papers to prove to you kung saan galing ang raw materials. Ang Exosomes is from the United States, California, no? And it is called nanomesenchymal stem cells. Diba? So, it is approved by the US government. Diba? Silicon Valley ang source niya. Ang pangalan ng company is Respera. Diba? And it is used in Japan, the world, nationwide. And the effect of exosomes are, diba? Number one, of course, diba sabi ko, siya yung chismoso. Diba? So, carrier siya ng, tawag natin, biological cargo. Ibig sabihin, DNA, RNA, protein, etc. Diba? So, ibig sabihin, para ang effect niya is, para maging effective ang communication ng cells, mag-improve ang cell differentiation. When we talk about cell differentiation, ibig sabihin, di ba naalala nyo, 1 cell, 2 cell, 4 cell, 8 cell, di ba, cell division. Kaya ang bata, ang bilis tumubo, ang bilis lumaki, di ba? Kasi very active ang cell differentiation nila. Eh, pag tumatanda, kaya walang bata, walang wrinkles. Ang bata, mabilis gumaling ang sugat. Kasi active ang cell differentiation. Kaso pag tumatanda, gaya ko, ang bagal ng cell differentiation. So that's why nagkakaroon ako ng wrinkles, di ba hindi na active ang cells ko. So if you apply exosomes on your skin, mai-improve ang cell differentiation, ang cell division, which means recovery of the cell from pollution, from sunburn, from exposure to the sun will be faster. Diba? So, yun ang value ng exosomes. Ano pang advantage niyang exosome na yan? Ang exosome, naka-incorporate sa lipid layer. So, for example, pag pinahid mo kasi, ang problem, diba? Nano-exosome siya, nano-mesenchymal stem cell siya. Pag sinabi mong nano, yung active ingredient, which is the exosome, is entrapped in a lipid layer. Nakabalot siya. Ang purpose nun is para maganda ang penetration. Because if you use something that will not penetrate the skin, then it is just on the surface. And so therefore, it will not take effect. Diba? Mag-evaporate lang siya. So, ang advantage niya is nakaka-penetrate siya, meaning mas effective siya. Because if you use something that does not penetrate the skin, then it does not take effect. Ibig sabihin, dito lang sa labas. Diba? Hindi siya nagte-take effect sa walang value sa ilalim ng superficial skin. Diba? Ng epidermis. So, yun. Anong source ng ating NMN? Diba? So, tapos na yung exosomes, no? Malis na yung chismosa. Hindi sila nagkatuluyan. Diba? So, NMN naman. So, NMN na lang tayo. Anong source? So, ang NMN, maraming sources. No? Merong cauliflower, avocado, banana. Alam niyo ba, ang one of the sources of NMN is edamame. Ang edamame, para siyang, bagyo bean. NMN, bichuelas. Anong mas maliit sa bichuelas na ganun? Nakalimutan ko yung pangalan. Chicharo! Oo, sino yung chicharo? Yung ganyan, di ba? Oo, yung chicharo, di ba? Yung chicharo. Ang edamame, yan yun. Oo, para siyang chicharo. Ano yan? Yung gitna, no, ginawa na sa Japan, para siyang peanuts, ano, may nuts. Alam nyo ba, ang edamame is very rich in NMN? Eh, di ba, sa Japan, lahat ang hahaba ng buhay? Kasi ang snack nila doon, edamame. Edamame, NMN is very rich sa maraming NMN sa edamame. So, yan yun, no? So, diba, makikita mo yung skincare product. Kita mo, niacin. Punta ka Mercury, Watson's. Kita mo, niacinamide, niacin. But that is vitamin B. That is not NMN, diba? And so, therefore, it's not the same. Diba? Hindi siya pareho ng NMN. Kasi sabi ng iba, ng mga nagtitipid o gusto makamura ng skincare na product at na i-claim nilang NMN yon is
NMN niyang niacinamide ng niacin. No, it's not one and the same. It is different, no? Wala siyang, it can probably encourage lightening, but it does not encourage rejuvenation. It does not encourage cell communication. It does not strengthen the mitochondria. Kasi yan ang trabaho ng NMN, di ba? Mitochondria. So, ano magandang source ng NMN, sabi nila? Yeast. Natural yeast. Legal, safe, tapos effective. Not that cauliflower is not effective or niacin is not effective, not safe, but it has higher levels of NMN. Diba? So, yun. And the supplier of NMN in this case is Superlab. No? Tapos sila yung nagsabi na maraming NMN sa yeast. Guarantee ang effect when you apply it. So, punta na tayo sa product. NMN, exosome, and the product itself. So, the first product is deep cleansing, skin cleansing. No? Actually, nung binabasa ko, sabi ko, ano bang ano advantage itong product na to? So, dito na lang tayo kasi masyado magulo yung una. So, ayan yun. No? Ang advantages ng product ng deep cleansing, bakit siya maganda? Sabi ko sa sarili ko. So, una, sa cleansing, di ba? What do you use? Bakit ba, ano bang value ng ang mga skin, mga detergents or cleansing products? Meron silang ingredient na tawag surfactant. Yung surfactant na yan, yan nag-a-attract, parang dirt magnet yon. So, kunwari, wawash ka, cleansing ka, you will use the soap. Walagay mo dyan. Yung soap may surfactant. Yung surfactant na yon, a-attract niya yung sa tawag dito yung dirt of the skin para luminous yung skin. However, ang problema kasi sa surfactant, meron siya mga gantong effect. Yung alkalization, yung parang ang skin niya eh ang skin eh nagiging acidic. So pangit, 'di ba? Pangit yung acidic na skin. Tapos, denaturation. Ibig sabihin, pag pumasok yung surfactant dun sa loob, ang nagiging problema, nagkakaroon ng changes sa protein sa skin. So, pag nagkaroon ng changes sa protein sa skin, nasisira ang cells. Meron din siyang damage to skin lipase kasi natistrip yung natural oils ng skin, yung lipids ng skin natin that causes our skin to be moisturized. And cytotoxic, alam niyo ba na nakaka-cancer ang ibang surfactants na ginagamit natin, nakasama sa soap? Tapos, skin irritation. Eh, ano ngayon? Kung merong ganyan, ano niya? Ang Exocelestial DRS, ang surfactant niya, natural. Yan ang gamit niya. L-alanine, organic amino acid. So, uboto na, amino acid siya. So, ang ibig sabihin, safe siya. So, kung ang tanong sa akin ni Ms. ni Claymar, Dok, pwede ba isang buntis? Eh, sabi ko, kita mo nga, oh, safe na safe. Kasi natural ang cleansing magnet ng Exocelestial. Diba? Amino acid. Ayan. So, ano pa naman ng ating ng cleansing product ng Exocelestial? Meron siyang tawag na sulfolyanses. Ang ibig sabihin lang yan, yan yung ingredient. Ang ibig sa, tsaka meron siyang halal certified centella asiatica, halal certified kalinda. Ang mga yan, these things, are antibacterial. Kaya nandun sa may pimple. Diba? So, if you, so ang tanong sa akin ni Ma'am Claymar, Dok, sino bang market niyan? Yung pang mga adult o ganyan? Sabi ko, Ms. Claymar, remember, your product has antibacterial properties, anti-infective properties. And so, therefore, it is not only ideally recommended sa elderly. Pwede rin yan sa batang may pimple. So, yun ang advantage na. Diba? Yun. So, yan yung cleansing. And ano pa? Okay. Sabi ko kasi, naglalagay ako ng mga picture-picture kasi yung mga lalaki, hindi naman naiintindihan yung mga exfoliation, mga ganyan, di ba? So, here's the thing. As you grow older, your skin becomes thicker. Di ba yung turnover ng mga keratinocytes dyan sa surface ng skin? Ang bagal. So, kailangan mahasten mo yun. Kaya ang skin namin rough pag matanda. Pag bata-bata, smooth ang skin. Kasi nga, ang dami namin dead cells on the surface. Magsimbagal ng turnover ng cells namin sa skin. So, anong nangyari? And then, matanda, yan, wrinkles, di ba? Rough ang skin. So, ang ating cleansing product contains mandelic acid,
hydrolyzed rice protein, and salicylic acid. These are called exfoliants. So, ni-strip niya, o inatakakatuwik, it helps in smoothening the skin. So, pag gumamit ka ng exfoliant, rough ang skin mo before, nag-exfoliant ka, gumamit ka ng DRS, cleansing foam, eh, magiging smoother skin ka. Term, ang tawag nila dyan ngayon, glass skin. So, smooth siya. So, yun ang advantage ng, take note, sa cleansing pa lang tayo, di ba? So, yung nila sinabi ko kay Miss Claymar, alam mo, Miss Claymar, kahit cleansing lang ang gamitin ng iyong kliyente, eh, happy na yan, di ba? Kahit, oo, cleansing, taglilinis ka pa lang, ha? Di ba? Oo, ito pa. So, syempre, if you use synthetic products, kagaya na NovoHair, di ba? Ako yung NovoHair spokesperson. Pag ginagamit, ang aming emphasis is, it's all natural. So, if you use synthetic products, you can induce eczema, skin irritation, and on the long run, pwede rin cancers. So, these are all synthetic products that is not present in the DRS exocelestial system. Gaya means, guaranteed na safe yung produktong gamitin ng kahit sinong may sensitive skin. Kasi ito lang, ay naku, sensitive yung skin ko, pwede ba ako dyan? Ay, pwede, di ba? So, yan yun. So, exclusion yan, yung sabihin, wala yan sa produktong i-offer natin sa clients natin. So, again, importante kasi ang halal. Siyempre, hindi lang naman puro may mga Muslim din tayong brothers and sisters sa ating na pwedeng alukin at maraming datong. So, halal certified po kami, di ba? Yan ang sasabihin nyo sa kanila. So, you have no problem pag tinanong, halal ba yan? Opo, yan. So, the next ano product in the DRS exocelestial product line is the repair, no? Advanced Nano Exosome Repairing Essence. So, we will go here. Ang advantage yan din, sabi nga ni Ms. Laika, ano siya, repairing essence. But, marami siyang, it has a fast-acting whitening effect. Bakit kamo? Kita mo naman yan. May whitening, di ba? Reduces dark spots. So, yung, sa una pa lang, meron na siyang, ano tawag dito, vitamin C, di ba? Teka, asan? Ayaw. Yun. So, because of the fruit acid, the double C, the vitamin B3, scutellaria root, Hayotonia torda, citrus peel, these are all whitening ingredients. Huwag nyo na memorize, basta sabihin nyo maraming whitening yan. Di ba? Memoryahin ko, di ba? Ano pa? Yan naman, ano siya? Anti-inflammatory. Diba? So, kung meron mga inflammation, kasi when you go out of this building and you cross to Robinson's yung katapat, diba? You will burn. You will experience some form of burning on your skin sa araw. As a matter of fact, dako po tayo dito yan, nakaka-burn na skin yan. So, you want your skin protect. Sa burn, ang kasunod ng burn, diba? Pag nasunog, diba? Inflammation. Pag nag-inflammation, ibig sabihin yan, mangingitim. Yan. Ang tawag natin, post-inflammatory hyperpigmentation. So, may araw, nag-burn, mangingitim. Diba? So, kailangan masuppress mo yung inflammation. Yan ang value nitong, yan. Yan, Leontopodium, algae, Centaurus cyanus. Yan. Huwag nyo memorize. Pero mas maganda memorize nyo. Impressive. Diba? Yan. And then, of course, ang secret ingredient ng DRS Exocelestial, ang oligopeptide for rejuvenation, to eliminate wrinkles and promote, di ba, youthfulness. So again, pag sinabi, ay, bumibili ko sa Shopee, sige, ano ba laman nun? No? Alam mo ba kung saan galing? But the Exocelestial DRS skincare line can prove to you that the ingredients that are incorporated in the product are all certified. It's halal certified, all tested, di ba? Which means guaranteed, di ba? Hindi kayo, walang claim na ito ay laman yan, pero sa totoo lang, ito ang nilagay, di ba? So, walang cheating, no?
above board lahat. So, and then we have the revival cream. So, ayan yung revival cream. Ito na yung pagka medyo may edad ka na eh, gusto mong ma-rejuvenate yung skin mo, di ba? So, ito siya. So, ang problem kasi is vitamin A, B3, ascorbic acid. These are all hydrating products. Ibig sabihin, whitening, di ba? Ang vitamin A, may whitening effect. B3, whitening effect. Ascorbic acid, whitening effect. So, ang mga problema ng mga, actually, hindi, among elderly or mature individuals or women or males, male and female, mature individuals together, male or female, eh, nagkakaroon ka na yung pigmentation as you grow older. So, ang ating number 3, teka, ang peptide complex revival cream ay merong B3, A, and ascorbic acid to prevent pigmentation. Diba? Meron siyang plant squalene vitamin E and titanium dioxide. Ang plant squalene, ang vitamin E at saka titanium dioxide, ano yan? So, squalene and vitamin E, ano siya? Moisturizer. Kaya doon ko nilagay sa dry skin eh. Diba? Yan, babaeng yan may dry skin. So, yung vitamin E and squalene will hydrate the skin, no? Para ma-eliminate ang dryness. Yung titanium dioxide, alam nyo ba, pag nilagay nyo yan, yung raw material niyan, para siyang, parang crystals. So, pag nilagay mo dyan, parang bright yung skin, tapos nag-glow. Yan ang purpose niyan. But, usually, titanium dioxide is a sunblock. Used in sunblocks, di ba? Yan. So, dagdagan mo pa ng hyaluronic acid, tsaka allantoin, di ba? Para makatulong or ma-support ang hydration, di ba? Plus, of course, kita nyo, di ba, pag red ang face, inflamed. So, talagang, it's ideal that a skincare product must have anti-inflammatory effects. Dahil, ang inflammation is not only yung pag nakita mo may mapula. Ang inflammation, there's a mild form of inflammation that can cause cancers in the long run, pag paulit-ulit. So for example, lalakad ka araw-araw sa Robinsons, galing sa building na to, araw-araw. So nai-inflame yung skin mo na hindi mo alam. And so you want that inflammation to be subdued, no? Makontrol. And these herbs, di ba, can help in preventing or healing inflammation. Yan. And plus, of course, yung value niya sa cancer. Tuloy, sa pimple. Pimple lang pala naging cancer na. Di ba? Siyempre, pimple, anti-inflammatory. Di ba? So, yun. Ano ang sinasabi ko paulit-ulit? Post-inflammatory hyperpigmentation. Basta may namula, sigurado. May nakikita niyo iba doon? Ang balat na banat, pero ang pula-pula ng mukha. Ang tawag po dun eh, ang lagi ko sinasabi, a skin in a constant state of redness results to hyperpigmentation. Pag parating mapula ang mukha, ang kutis mo, dahil sa pinapahid mo, ang magiging drawback niyan, pag tinigil mo yung ginagamit mo, is mangingitim pigmentation. So, huwag mag-alala. Kasi ang DRS Exocelestial, merong maraming whitening ingredients. Di ba? And of course, ang kanyang mainstay at ang secret ingredient na exosomes and NMN. Don't forget, exosomes and NMN are anti-aging products. Actually, hindi lang anti-aging eh. Kasi, sabi nga ko nga kay Ms. Claymar, ma'am, actually, ano yan eh. If you're younger and you use this, that means you will maintain youthfulness. But if you're older, mature, and you use this, you will look younger. Di ba? There's no need to worry kung meron tayong kliyenteng nasa Muslim faith, kasi halal certified ang ating produkto. Last but not the least, usually mga sunscreen lang eh. Nung binabasa ko to at nire-review ko yung slide, sabi ko,
Ultimo sunscreen, merong therapeutic properties. Sabi ko, nakakatulong yung mga pampabata pa rin. Anyway, yung sunscreen natin, no? Yung the last of the set. So, yung sunscreen ng Exocelestial has, di ba, ito, ang problem, dry skin, di ba? Yung sunscreen Exocelestial, meron siyang antartisin. Ang antartisin, ano yan? Galing yan sa Antarctica, di ba? Tapos, secreted by bacteria. And it, they found out na very superior ang kanyang moisturizing properties. So, di ba, kunwari, nagpunta kang Boracay, tapos nagbe-burn, na-expose ka sa, tag dito sa araw. Di ba, nagda-dry yung skin? So, ang sunblock ng Exocelestial, meron siyang hydrating ingredient in the form of antartisin and amino acids. Ang ibig ko lang sabihin dyan is natural ang sunblock niya. Plus, meron siyang hydrating properties. Yun. So, ang di ba kahit na minsan naka-sunblock ka, hindi ka nga nag-burn, pero dry naman yung skin mo. So, ang sunblock ng Exocelestial, eh hindi nakaka-dry ng skin. So, di ba pag ang problema pag sunburn, no? Ma'am, 63 na ako. 67. Oh, di ba? Konti pa, magmumukha tayong 40 pag meron tayong Exocelestial. Di ba? Kaso wala tayo, di ba? So, yun. Ang problema sa sunburn, di ba? Burn, di ba? So, I'm not just talking about sunburn na nasa beach ka. Every day, di ba, na-encounter natin yung sun. Pagka yung ikaw nakaupo, tapos bintana yan, sigurado yan, nagre-reflect ang araw dyan, nagpe-penetrate ang ilaw. Sa matter of fact, mag-cellphone ka, burn, di, miss, burn. May radiation yan. So, radiation produces some form of burn on the skin also. Some form of destruction of the proteins of the skin. Kaya tayo nag-age pa. So, kailangan, pang destruction na yun, is brought about by inflammation. Eh, ang ating sunburn contains anti-inflammatory natural ingredients. Diba? So, yun. Ang problem pa, diba, pag nag-expose ka sa sun, kasunod niyan, pigmentation, bad trip yan. Eh, next slide, fortunately, may tranexamic din ang ating sunburn. So, which means to say, sige, magpa-araw ka, huwag ka mag-alala dahil may tranexamic na ang ating sunburn. You don't need another product or something else to prevent pigmentation or even to treat pigmentation. Kasi diba tranexamic gamot niya sa pigmentation? Tapos, of course, meron siyang, kasi diba ang meron tinatawag na sun damaged skin, diba? Ibig sabihin, yung katagalan, nagkakaroon ka ng aging that because of sun damage. And of course, merong patented exosomes and NMN ang sunblock. Imagine, even your sunblock contains NMN and exosomes. Diba? Sunblock pa lang, eh, panalo na. Cleanser, may exosomes. Sunblock, may exosomes. May NMN. So, hindi ba? Ano pang hanapin mong produkto? Hindi ka na magpapalit. It does not stain the clothing. Diba? So, dahil nga may NMN, may exosomes, may anti-inflammatory, kahit na allergic ka sa isa sa mga produkto niya, may anti-allergy na rin yan. So, ang tatanong sa'yo, ay, hindi ba ako allergic dyan? Baka mayroon allergy, may sensitive ako. Ay, nako, may anti-allergy yan, pahiran mo, tell mo, hindi mararamdaman yung allergy mo, gagaling agad. Nag-allergy ka palang, susuppress na agad ng anti-allergy and anti-inflammatory ingredients niya, di ba? So, of course, dahil organic siya, almost organic siya, it's gentle and very mild, and of course very effective, diba? So again, yung claims that it is halal certified, meron po tayong proof na halal certified siya. So baka merong mag-question sa inyo, you can provide them the certificates. So yung cleanser, syempre kailangan lahat tayo at the end of the day nagle-cleansing ng face. At sa simula ng umaga, magandang nagke-cleansing tayo ng face. So every day lalagay mo yan. Tapos yung mga yung mga oily skin, wag gagamit ng Revival.
baka lalong maging oily, di ba? Tapos, yung young skin, hindi na kailangan mag-revival. So, ibig sabihin, may options naman. Hindi pare-pareho, hindi dekahon, di ba? Ang binibigay na sa pasyente. Kasi hindi naman pwede ang pwede sa akin, eh pwede sa bata, di ba? That's not right, di ba? So, that is the advantage of this product line. Meron tayong protocol, di ba? So, for mature skin, yan, pwede ka na mag-revival kasi re-restore mo yung integrity ng skin mo eh, di ba? And of course, sunscreen, dapat lahat tayo nagsasunscreen, pero pag gabi, di ba? Ano ginagawa mo, nagsasunscreen, di ba matulog ka na? So, you do not use the sunscreen at night, di ba? So, maybe you'll get these protocols in the, when you start to sell the product. Next, slide. Ayun na rin. The DRS is a the latest non-invasive cosmetic treatment. Non-invasive kasi topical lang siya, di ba? That can provide four effects in one set. Di ba? So, yun, sabi ko nga kay Ma'am Claymar, the younger ones can use it to maintain youthfulness. The older ones can use it to reverse the signs of aging. Slide.